welcome back to our channel. So, ngayong araw na to, we're just gonna do first impression sa gadget na binili natin. Actually, itong gadget na to was released siguro mga 2 years ago. I'm not sure, pero matagal na siya. So, ngayon lang ako bumili nito kasi hindi naman ako mahilig sa mga ganitong gadget. So it's very obvious naman sa title, makikita niya yung binili natin. So, it's an Osmo Pocket 1 from DJI, yung brand niya. So, here's a quick unboxing. Okay, so watch it. Ayun guys, nakita nyo na yung quick unboxing natin nung DJI Osmo Pocket. So, ito siya guys. Ayan. So, based on dun sa title natin, so, it's a refurbished unit from DJI. So, buksan natin siya. So, ito siya guys. So, napaka-cute niya, no? Kasi napaka-lit lang niya. Ayan, ganyan lang siya kalaki, guys. Ayan. So, the reason why na binili ko to, kasi unang-una sa lahat, nagmura na siya, no? Yung first time na na-release to, I think it's around 20,000 above. So, ngayon, nabili ko siya nung 11/11 sa Shopee for around 6,400 something. And of course, may mga kasaming voucher na din. Kaya, nung nagmura siya ng ganun, so binili ko na. Since, very affordable na siya eh. And, gusto ko na lang siya bilhin kasi kailangan ko ng camera for vlogging. No? So, ang tanong is, worth it ba itong unit na to? Kasi nga, refurbished. No? So, when we say refurbished, dito sa Pilipinas, it means gamit na siya, nagkaroon ng damage, binalik sa manufacturer, tapos inayos, ginawa, tapos bininta ulit sa market. So, yun yung refurbished. Pero, base sa DJI, so tinanong ko sila kung ano ba ibig sabihin ng refurbished unit na Osmo Pocket. So mamaya pakita ko sa inyo yung reply nila. And based lang sa interpretation ko, according to them, this is not used. No? So it was never opened. It was never used. These are the items na hindi na ibenta sa Europe, sa market. And then, so ginawa ng DJI is they ship this to sa atin, sa Pilipinas, para maibenta. So, they tag this as refurbished unit. So, yun yung ginawa ng DJI Osmo Pocket, no? Yun yung interpretation ko base sa binigay nilang statement, no? Na it was never used, it was never opened, and it was never damaged, no? So, worth it ba ito? So, siguro para sa beginner na tulad ko, masasabi ko na worth it kasi unang-una sa lahat, mura. And since nagsisimula pa lang naman akong mag-vlog, siguro this is a perfect camera for me na affordable, no? And right now hindi pa ako bumibili ng mga accessories eh, kasi hindi ko pa alam yung mga accessories na bagay na bilhin para dito. Pero nagtingin-tingin din naman ako,
So ngayon, we're just going to do impression, no, sa isang refurbished unit. Disclaimer lang, hindi ako expert sa technical stuff, hindi rin ako expert sa mga gadgets, no. So we're just doing a normal review. Yan. So ito. So yung mga laman pala nung sa box. Ito, meron siyang mga adapter. Meron silang adapter for yan. Ano ba? Yan. iPhone. Then meron silang adapter for Android. Smart. Type-C na siya, type-C. And then, of course, manual. And quick start guide. Documents. Case niya. So, meron din siyang strap. Mga basic. And then, of course, yung power cable. So, wala siyang kasamang adapter para dito sa pang-charge. So, pwede naman kayo gumamit na kahit na anong adapter. So, guys, cellphone nyo, pwede naman siya. So, wala naman siya in-specify na adapter para dito. Ayun. So, yun. Buksan natin siya. Ayan, para makita niya yung kanyang startup. So, long press niya yan. Ayan. So, ayan na siya. Okay na siya. So, hindi ko naman masyado i-discuss yung mga settings niya kasi yun nga, gaya na sabi ko, wala tayong masyadong knowledge about setting up the camera, di ba? Siguro yung mga basic lang, no? Pero this camera can shoot 4K resolution, no? So, marami namang ano diyan, marami namang mga YouTube videos how to set up the settings, no? Pero yun nga, doon din tayo tumingin ng mga basic setup. Okay? So, yun yung mga adapter, dito siya inilalagay. Yeah, meron ditong slide up na ano. So, dito nilalagay ito. Ini-insert lang siya dyan. Ayan. Napaganda pala. Ayan. Tapos, i-coconnect nyo siya dun sa smartphone nyo. Ayan yung pag-activate pala nito, once na ma-open nyo from the box, so, it needs to be activated using your phone, pero you have to download the DJI Mimo app. Okay? And then, it's very easy lang to activate this device, no? So, pag in-insert nyo to using the attachment here doon sa Android phone nyo, just follow the prompt, the message na magpa-pop up sa screen nyo. It's very easy. Okay? So, ayan. So, sa tingin ko, bali ilang araw ko na rin itong kinalikot, no? Chinek yung mga settings, nag-capture din ako ng mga sample videos. Before the end of this video, yan, makikita niyo yung mga sample video ko and then some photos na rin. Okay? So, yun lang naman yung review natin para dito sa Osmo Pocket. So, yung tanong na yun, kung worth it ba, so kung sa tingin nyo ba para sa inyo na beginner, worth it ba ito? For me, it's very worth it. Kasi kung siguro kung medyo matagal ka na nag-vlog, bibili ka na ng ano, yung mga mas high-end na camera na ginagamit nila ng mga YouTuber, di ba? Pero eto kahit naman hindi ka vlogger eh, di ba? Kung mahilig ka na mag-capture ng mga videos na cinematic, tapos maganda yung stabilization. So, this is a perfect gadget for you. And it's very compact, no? At napakadaling itago sa loob ng bag at sa bulsa. Yun, kaya siya tinawag ng Osmo Pocket. So,
Pero yun nga, meron na rin siyang Osmo Pocket 2. So, yung Osmo Pocket 2, I think it's around 19,000. So, mahal pa siya. So yung Osmo Pocket 2, yun yung mas mataas or mas pinaganda na specs compared dito. Okay? Pero for a 6,000 gadget or gimbal na camera, sa tingin ko, the best na to para sa akin. So, yun. So, yun lang guys. Thank you for watching. So, guys, ito yung Osmo Pocket 1 na binili natin. So, i-turn on natin siya. So, recommended naka-steady siya pag tinurn on nyo para mas na-calibrate yung stabilization. Ayan siya guys. So, pag sinwipe nyo sa right, ayan yung option for photo, video, slow-mo, time-lapse, panorama. So, for example, pag video, pag swipe right kayo, dyan naman yung video resolution niya or settings. 1080p, and then ayan yung 4K. Pag swipe pataas, ayan. So may mga different settings din. Fast follow, slow follow, follow mode, tilt lock, FPV mode. And then ito yung pag recenter. Ito naman yung pang selfie mode. Pag swipe kayo mula sa left, andyan yung mga files na ginawa nyo. Video and photos. Then pag swipe ulit kayo, yan, pwede nyo siya i-delete lang. Mula sa taas naman, ay mali. So, mayroon din siyang ibang settings. Ito siya. Ito yung power button. Ito yung power button. Then ito yung pag-take ng photo or video.